Hello mga kaprom din, no? Kanina usab si Probinsyanong Dibay-Dibay. Welcome sa mga baguhay pa lang na nag-alantaw-lantaw na ning atong mga videos. Welcome back usab sa mga supporters na to nga sige lang gasunod-sunod og lantaw sa atong mga video. At least na, no? Sa karong adlaw mga kaprom di, tungod kay niabot na ta og 72 subscribers, so nalipay kay ko. It's a good news for me. Although nga wala ko mangayo kaninyo nga mahangyo kaninyo nga mo subscribe mo, pero ni subscribe gud mo, dili man sad ni nako nga pang himuo nga pangwartahan ni nga YouTube kay di kay ko kabalo mo gama og content, pero at least na adyo ni subscribe ug pananglitan og makwartahan man gani, makakwarta man gani ko ning YouTube ma-monetize ang ako ang channel. Salamat kayo kaninyo ug dili sad salamat yapon sa inyong paglantaw ni ato mga videos. Na gusto lang ko nga na ako'y ma-lantaw-lantaw puhon sa ko ang before and after sa ko ang kinabuhi. So, kapait sa panahon, at least makita na to kung ni-improve bang atong kinabuhi or wala ba. Pero lahi ang atong episode karon mga kaprumdi, gawas sa mga isda, pag-review sa ko ang mga gamit. Wala naman kayo kong gamit. Itong GBL na ako tayong i-review to siya, 2 years na sa akong kamot. Pero wala na ko ka-upload kay wala ko yung load, so kanina lang sa ako ang i-upload karon kay ang pizza karon is pizza this size May 16, 2021, o karon mga kaprumdi special nga adlaw kayo karon mga kaprumdi para nako kay karon ang adlaw. By the way, tungod kay naabot na taog 72 subscribers, magtagalog ta ta mga kaprumdi, no? Atong tagalogon para masabtan sa mga tigtan-aw nato nga nasa Manila nga di kasabot og Bisaya. Total kita mga Bisaya, no problema nato ang Tagalog, no? So let's talk Tagalog. Ha, naga-English pa. No, okay, Tagalog ta. Mga kaprumdi, ngayong araw na ito ay special para sa akin. Excuse me, hindi yan COVID, ha. Medyo maano lang yung ano ko, lalamunan kasi umulan dito kahapon at saka ngayon ang init-init ng araw, kaya nagkaganon, nag-iba yung may edad na, nag-iba na yung madali, mag-iba yung panahon, nag-iba rin yung karamdaman, no? Lalabas yung mga iba't ibang karamdaman pag magpabago-bago yung panahon, kaya ayan, hindi COVID yan dahil dito sa amin walang COVID. Malayo sa amin yung COVID, hindi ata kami natuntunan dito, eh. Kaya salamat sa Diyos naman. Ngayon mga kaprumdi, napalayo tuloy tayo sa ating pag-uusapan. Ngayon ang araw na to ang special para sa akin dahil at saka sa flower horn na ito, isa itong female na flower horn, Tempest daw ang strain na ito. Hindi ko lang sure, no, dahil hindi ko kabisado yung mga strain ng flower horn, saka hindi ako mahiling ito. Ngayon lang ako nagkaka-interest ng flower horn sapagkat may makikita ka na sa YouTube kung ano ang dapat gawin, kung paano siya buhayin. Although in the past few years sa dati, wala namang ganun din naman ang pag-aalaga nila, kaya lang nislaga anong ganun ka-attractive para sa akin tingnan, kaya hindi ako nag-aalaga noon. Ngayong pagbalik ko ng pag-aalaga ng mga ornamental fishes, ngayon lang ako may pagkakataon na makapag invest o makapag may-ari ng ganitong uri ng isda, isang flower horn. So far, maganda naman siya tingnan, kagaya niya, no, ang kulay, ang ganda ng kulay. So ayan, napalihis na naman tayo sa usapan. Anyways, nasa flower horn pa naman tayo. Hindi ko na tuloy yung sinasabi kong bakit special ang araw na ito. Special ang araw na ito dahil ngayong araw i-release na sa amin yung flower horn na ano tawag doon, grow out challenge daw. Kasi sumali ako doon sa local namin na flower horn breeder dito. Sumali ako sa flower horn grow out challenge niya. At ang strain daw ng flower horn na pinapag-grow out niya ay ano ba yun? Kamfa, nakalimutan ko, pero
ang tawag daw doon sa strain na yon is Bang Ambos or Ambos. Iwan ko lang kung anong talagang strain yun, no. Pero ilalagay ko na lang sa screen mamaya anong klaseng ang parent nung pinapagrow out niya na flower horn. So dahil special ang araw na ito at ngayon ko matatanggap yung flower horn na ipapagrow out namin, kaya nag-set up ako ng aquarium na para sa pang-grow out na flower horn. At sana tama ang ginawa ko. Ngayon puntahan natin yung flower horn. Hindi pa yung flower horn kasi hindi ko pa natanggap, mamaya pa yan eh. Yun pa lang anong tawag doon? Aquarium na paglalagyan ko sa kanya. So iikot tayo, pasensya na medyo madumi yung bahay. Iikot ko lang yung camera, no? Puntahan natin sa labas kasi nasa labas yung nakalagay. Ay, siya nga pala, yan yung computer ko. Ang pangit ng monitor niyan, sira. Pero ginagamit ko yan dahil meron akong online work na ginagawa ngayon. Medyo kumikita naman, konti, sa hirap ng buhay. At least nakakahanap sa awa ng Panginoon, nakakahanap ako ng mapapagkitaan para mabuhay ako. Kami, kasama ng live-in partner ko. At least, sana makakatulong rin. At sana magiging tuloy-tuloy na ang income ko. Sa ngayon, hindi pa ako nakapag trabaho dahil yung load ko naubos dahil may ginawa ako kanina na trabaho. Ang problema ay naubos yung load ko sa kaka-loading. Ito kasing phone, itong ginamit ko na pang-record. Ito rin yung ginagawa kong hotspot. Kinukunik ko dyan sa computer na yan para makakaroon ako ng internet. So ang problema, kinakain yung load ko. Kaya hahanap na naman ako ng pira ngayon para magkaroon ng load para mapagpatuloy ko yan dyan. So ikot na tayo, napalihis na naman tayo sa usapan. Talaga naman, no? So dito sa labas. Ayan, sobrang init ngayon. Ay umaambon kanina habang naghuhugas ako ng pinggan diyan, oh, diyan. Umaambon kanina. Tapos ngayon wala na, ang init na naman. So ito yung tank. Ito yung tawag dito. Aquarium tank na paglalagyan ko ng flower horn na igo-grow out ko. No? Tingnan natin, ha. Ayan. Ito yung DIY ko na hindi siya yung pump, hindi DIY, pero DIY ko yung anong tawag doon, suction niya, para sa baba talaga siya ihihigop ng tubig papunta doon sa taas, para talagang makukuha niya yung mga dumi na nasa baba. And then nilagyan ko na rin ng heater para kung sakali man dahil hindi pa tag-ulan ngayon. Pero inaano ko na lang yan, ina-advance ko na lang paglagay dyan para hindi ko na siya magulo mamaya pagka nandyan na siya at magkakaroon na ng, anyways, 1 month lang naman ang grow out na to. At magkakaroon na dyan ng lumot, magkakalumot na yan sa likod at saka sa gilid. At least hindi ko na masisira ang lumot. Maano na siya dyan, meron na siya, nakalagay na dyan ng heater. Kung sasakali man na uulan o lalamig ang panahon, at least may heater na nakalagay dyan na naka-reserve para sa kanya kung para hindi siya ma-disturb sa bago-bagong panahon. At saka ito pala yung DIY. No, ako, iba ng hindi talaga, nakabulol-bulol na ako sa Tagalog eh. Ito pala yung DIY ko na lalagyan ko ng tubig fix. Sana makakakuha ako ng tubig fix mamaya or bukas para sa flower horn na yon. Ito yon, kinat ko lang yung yung PVC na D4 ata ito. Meron akong extra dito na PVC, tsaka itong parang ang tawag dito, hindi ko alam kung anong tawag nito, pero ito yung ginagamit nung mga nagbibinta ng mga kakanin eh. Ito yon, oven, basta pwede sa oven, kaya
yung nilagay ko siya diyan, lumutang eh, lumulutang siya, ayaw niyang pumunta doon. Lumundag tuloy yung sabi ko. Munti ko nang mabanggit yung ano, lumundag. Lundag kasi yung ano eh, sink in ba? Ano ba yun sa Tagalog yung nagsisink in? Basta yung lumubog o ayaw niyang lumubog sa tubig. Ngayon, nilagyan ko siya nito. Nag-cut ako nung D4 na PVC. Nilagyan ko siya. Tinry ko. Ayun, lumubog na. Kaya ilalagay ko siya ngayon. Siguro dito ko lang siya sa gitna ilagay. Kasi yung tubig dyan sa may heater na yan. Heater, hindi heater ha. Heater's gonna hate. Na dyan sa heater na yan. Medyo magulo, magalaw yung tubig dyan. Kasi dyan yung ano, daanan pababa nung filter. Kaya para gusto ko kasi suggested din kasi sa mga YouTuber, ibang YouTuber na dapat daw yung heater mo dapat dun sa magalaw na tubig para na distribute ng maigi yung init ng tubig, na init na sa tubig, no, na distribute sa tubig yung init ng ano, heater. So kaya dyan ko siya nilagay. So ito ilalagay ko na lang sa gitna para yun, basta yun na yun, lalagay ko sa gitna. Dali. Okay. Ayan, di ko nalilublub yung kamay ko kasi nagano ko ng pinggan kanina, hawak ako ng sabon. So baka mamaya ano na yun na yung dahilan. Kaya ko siya naman nilagyan niyang ano na yan, lagayan ng Tubifix. Kasi pag nilagay ko yung Tubifix dyan na sa ano lang, sa floor lang ng aquarium, malaki ang chance na papasok siya dito sa ano, dito sa pump at mahigop siya ng pump, mapunta siya dito sa taas. Ayan, sayang lang hindi makakain. So kaya dapat ilagay ko siya dyan. Ayan, naka-sit up na siya. At saka ito yung extra na jealousy sa ano, jealousy sa bintana namin sa kabilang bahay na yan, yung nasirang bahay na yan. So nilagyan ko lang siya ng ganito para pagkasakali tatalon, may balak siyang tumalon, magpapakamatay. Ayan, may ano siya, hindi siya lalabas. Kahit tatalon ng tatalon siya dyan, hindi siya lalabas dito sa ano, hindi siya mamamatay. Ginagawa pa akong ano, guardian angel nitong flower horn na i-grow out natin, ano, inayos ko lang dito ah. Ayan. Kahit hindi naman ganong kagandahan yung ating filter, at least gumagana siya, no. Taas lang natin konti ito para yung tubig hindi mag-stack masyado niyan sa taas. Ayan. So ngayon, tandaan natin mga kaproom din, no. Ngayong araw na to, ngayon natin matatanggap mga 3 p.m. no, ngayong alas 3 ng hapon matatanggap, makukuha na natin yung ating i-grow out na flower horn. Ang oras ngayon is sana makikita nyo, zoom lang natin ng konti. Ayan, 147. Ayan, 147. So alauna 40:40 na ng hapon, at saka mamaya maya konti ay kaso wala akong service ngayon eh. Ayan ko lang kung magkakapunta ba ako doon. Okay, pero kukunin natin yung ano doon. Siguro bukas na. Sana makapunta ako doon. Wala lang. Umalis yung partner ko. At saka yung motor, baka maano na ngayon eh. Makukuhanin na ata ng kumpanya kasi hindi ko nabayaran ng 2 buwan. Kaya lakad-lakad na nung ata. Lakad-lakad bala. No? Sa Ilonggo kay lakad-lakad bala. No offense sa mga Ilonggo ha. Hindi naman ako Ilonggo, isa kong Cebuano na nakatira dito sa ano, sa Mindanao. So ayan lang muna mga kaproomde. Ito yung kaya ko sinasabing special ang araw, dahil ito yung pinakaunang unang pagsali ko ng grow out
challenge at sa kasamaang palad, kung masama ang palad, ang gaya ng palad ko na yan, masama, daming ano, kalyo, masamang palad. Sa kasamaang palad, flower horn pa, instead na goldfish yung paborito ko, flower horn yung nasalihan ko. Kasi pag goldfish ang kukunin natin, nasa mga 1,500, sobrang taas ng ano, anong tawag doon? Hindi pa, ano ba, entrance fee ba yun? Basta may bayad yun eh. So mga ganyan. Kaya ang sinalihan ko na lang itong flower horn dahil 300 lang. Saka ang first price daw nito is 1K in trophy. Kaya lang nagbago yung isip ng host namin. Sabi niya ipababaan daw niya ng konti dahil instead na 30 participants, 20 lang yung nakukuha niyang participant namin sa grow out na to. So ang nangyari ang babawasan na lang yung ano yung pera tsaka yung trophy at tsaka yung certificate ando na. So antay-antay lang kayo sa next update natin mga kaprumde with in every week siguro or every 2 weeks siguro sana magkaroon ako ng time na mai-vlog ko uli ang pag-grow out ko nito siguro mga next week mula ng pagkakuha ko kasi mag-uumpisa yung pag-grow out namin kapag yung mga ibang isda idarating na doon sa mga sumasali na nasa malayo. Kaya pag nandun na, doon na mag-uumpisa yung bilangan ng araw. Kaya tayo, uumpisa natin. Pag tanggap natin ng isda, bibilang tayo ng 7 araw sana at magkaroon ng panahon kung ikakaloob ng Diyos, mag-vlog tayo uli para sa update. Tsaka mamaya konti i-add ko sa video na to sa huli ipapakita ko pagtanggap ng ano pag nandito na yung isda no pag naka nalangoy na diyan pag hindi nalangoy hindi ko na ibibideo no pag paglapag ko diyan ay hindi siya lalangoy abay tapo na natin yan no mamaya pagdating ng isda pag nakuha ko na yung isda mamaya or bukas makukuha ko yon. Papakita ko sa last na ang video na to. No, yan lang muna mga kaprumde at maraming salamat sa inyong pagsubaybayan ng ating mga video at sa mga baguhan pa lamang. Salamat sa inyong pagpapanood. At hindi ko na hihingin sa inyong pag-subscribe dahil hindi ko naman na balak na magkakapira sa channel na ito. Gusto ko lang na mayroon akong before and after. No? Kung umuusad ba yung takbo ng buhay ko. Umuusad naman. Hindi ko lang alam kung paabante ba or paatras, pero umuusad siya. Siguro, naramdaman kong umuusad kasi gumaganda na yung ano, yung mga fish pan ko. Yung isda lang, yung tirahan ng isda lang. Yung tirahan ko, hindi umuusad eh. Ayan, oh, tingnan nyo ha. Ayan, oh, trapal pa rin yung ano, trapal yung ano, dingding ng kwarto ko. Bukas pa yung dyan, hindi pa sarado. Saka yung kusina ko na yan, dapat pintuan yung nandyan na yan. Ayan, pintuan sana yan, papunta doon. Para gagawin kong kusina, wala na. Ayan, sulin ko na yan. Yan, wala nang laman yan, hindi na andar yan, nililinisan na lang. Saka, ayan o, oh, daming yan, bukas pa, ayan o, oh, meron sanang jealousy yan. Kaso nung pagtanggal ko dun sa kabila, tinanggal ko yung jealousy dun sa kabilang bahay na, ano, na sinira ko dahil hindi nga na ano, hindi nga amin yung lupain na yon. So, giniba ko yung bahay na yon para magpapatayo at nagpapatayo ng bahay dito. Nung panahon na yon, meron pa akong trabaho kaya ito nagkakaano rin ng bahay. Pero yun nga lang kinapos dahil siyempre ang liit lang ng ano income saka may pinapaaral saka may motor pa sa kasamaang palad ng baka may maano na yung motor ko ngayon, baka kukunin na ng kumpanya. Ayan, bukas pa rin dyan, di pa sarado, dito rin. No? Kailangan lang ng dubli siguro. Sana may awa ang Diyos, alam ko. Sana sa darating na mga panahon ay bubuti na rin ang kalagayan ng buhay. At saka siguro hopefully pag bubutihin ko yung pag-aalaga ko ng isda nang sa ganun ay marami akong nakikita na YouTuber na nagkakaroon ng magandang buhay dahil lang sa pag-aalaga ng isda.
I hope na sa ganong paraan ay ganon din kung ipagkaloob ng Diyos, magkakaroon din ako ng masaganang buhay. Pero kung hindi naman, it's okay. It's just life is too short and you just make everything happy even though it is not good for you. Just gawin mo lang masaya ang buhay mo sa buhay na to. Dahil balang araw, di mo alam, kapag wala ka na, di mo naranasan na nagiging masaya ka. No? Kahit ano man ang natanggap mo sa buhay, ugaliin mong tanggapin yon, na yon ang ipinagkaloob ng Diyos sa'yo at magiging masaya ka na doon dahil at least kahit pa paano ay binigyan ka ng buhay na ganon at natuto kang tumayo ang sarili mong paa kagaya ko. No, natuto akong tumayo ang sarili kong paa. Binigyan ako ng Diyos ng ganitong buhay at hindi naman ako namamatay. At araw-araw naman ako nakakakain. Minsan nga lang, isang araw, isang beses lang nakakain pagka medyo na kinakapos na. Pero buhay pa rin. Medyo tabatsoy kasi ako kaya kung hindi man ako kakain ng mga ilang linggo ay hindi ako mamamatay, papayat lang. So walang problema yun. Pagka day of the month, pag mayroon ng pagkain, kakain ka ng kakain hanggat sa tumaba ka ng tumaba at sa pagka panahon na wala namang makakain, hindi papayat ka na naman. Yun lang, at least ahaba ang buhay mo kahit minsanan ka lang nakakain. No, mga kaprumde, yun lang muna at saka ang haba na ng kwentuhan natin. Napunta na sa walang kwenta yung pag-uusap natin. So mga kaprumde, nandito lang tayo ngayon. Andyan na yung flower horn natin, no? Hindi siya gaanong malaki, hindi rin siya gaanong maliit. Kung kukumpara natin sa daliri ko, ito na, oh, ayan. Ayan na siya. Pasensya lang na hindi ko masyadong na-excite kasi ako eh. Kaya hindi ko siya na video nung pagkuha ko, yung nasa plastic pa, naka-plastic pa. Nanghiram kasi ako ng motor dun sa kapitbahay namin. Mabuting kapitbahay namin. Tapos, yun. Ay, sorry. May nag-chat kasi sa akin eh. Ayan. pinahiram tayo, tapos kinuha natin itong isda. Ang ginawa nung may-ari, pina-raffle niya. Bali, parang naka-. Hindi mo nakikita yung isda pero naka-plastic na siya nasa loob ng isang balde. Tapos ang gagawin mo, bubunot ka doon. Pili ka lang ng plastic na gusto mo. Pag hatak mo ng plastic, ayun na, may isda na siya. Tapos yun na yung sayo. So, yun ang ginawa namin. Ako lang yung nandun. Bali, pang lima. So, ito na yung nakuha natin. So far, nalagay ko na siya. Na-acclimate ko na rin. So, nilagay ko siya dyan sa tank na yan. Tapos, nilagyan ko rin siya ng gapi kasi wala pa akong tubig fix eh. Hindi kasi umulan, walang tubig yung hindi, may tubig pero maputik. Hindi ko makita yung tubig fix dahil sa dami ng dahon ng mangga. Yung gapi na nilagay ko parang nawala na. Dalawang gapi yung nilagay ko eh. Nung binidyo ko kanina, meron pa yung isa. Ang problema, may tumawag sa akin. Naputol yung video kaya nag-video ako uli. Pero nawala na yung isa na... yun pala. Ayun pala yung gapi. Ayun o. Yan, yung gapi na yan. Yan, isa. Yung isa nawala na. Parang kinain nata, maliit yun eh. Mas maliit yung isa na yun. Baka hindi niya makayang kainin yan. Pero it's a good sign. Pag kinain niya yun, ibig sabihin, kakain siya nung... ganong kalaking gapi kasi wala akong maliit na gapi eh. Wala nga yung bagong silang sana eh, wala eh. Kaya ayan, wala pang tubig fix. Okay ko lang meron ako. Okay na siguro yung okay ko. Haluan ko na lang ng gapi para sa kanya, no? At saka ko lang yung sukat ng aquarium natin. Ang ginamit natin na aquarium is ang width nya is 12, ang length is 21 and height is 12, and then
Yung sa likod, baka nagtaka kayo ba't may plastic ng quicking. Ano yan? Bali yan yung diyan nakalagay yung saksakan ng kuryente. Diyan nakasaksak yung ano, yung water pump natin. At diyan ko rin isasaksak sakali man yung ating heater. No? Kaya nilagay ko siya sa plastic para pagka kung aambon man kasi nasa labas siya, at least hindi magka problema dun sa ating wiring. Walang, hindi mag-ground. So, yan lang muna sa ngayon, no? At saka mali pala ako dun sa ano, sinabi kong female yung ating Tempest Camfa para yon, no? Tempest Camfa. Ang male para yon, hindi para ano, sabi niya, hindi para daw bihira lang daw yung lalaki na lalaki agad yung ulo, yung baga may cook agad. Mabihira lang daw yon sa mga Camfa. Kaya ang nangyari, yun yung sa akin, yung hindi muna, kasi wala pang isang taon yan eh, nasa 6 months pa, 6 or 7, 5 to 7 months pa ata sa akin yan. Kaya ayan, nakala ko female, yun pala lalaki, tsaka maganda raw na klase, keep ko raw, sabi niya, ano. So it's a good news. At saka ito lang muna sa ngayon mga ka-prumdi. Update ko lang kayo next week, Sunday, next Sunday. Sana pag ipagkaloob ng may kapal, magkaka-update tayo. No? Maraming salamat at till next week.